Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kaniya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin ang ating poong Jesus Nazareno. Noong isang araw, ang aking pamangkin ay nag-joke. Sabi niya, "Tito Father, meron akong itatanong sa'yo, pero pag hindi mo nasagot, kailangan mo akong ilibre ng burger." Sabi ko, "Sige, okay." Ang tanong niya sa akin, "Kung may kapatid ka sa labas, ano po ang gagawin niyo?" Nagulat ako sa tanong, eh kasi sa tagal ko nang ito, wala akong naririnig na may kapatid ako sa labas. Alam ko, pito kami magkakapatid. Puro lalaki, ako ang bunso. So alam ko na kaming pito ay original. Kaya sabi ko, wala naman akong kapatid sa labas. Hindi ko alam na joke pala yon. Ang sabi niya, "Eh di kung may kapatid ka sa labas, papasukin mo. Lalo na kapag umuulan." So wala akong nagawa kung hindi ilibre ng burger. Yun bang ang isip ko agad ay doon sa eksaktong kaniyang salita. Hindi ko naisip na meron pala siyang ibang pakahulugan nung nasa labas. Ibig sabihin, kapatid mo lang na nasa labas ng bahay. Hindi mo kapatid sa labas ng iyong biological na pagiging kapatid. Sa ating ebanghelyo, mayroong bagay na dapat tayong malaman. At hayaan natin ang ebanghelyo ang maging gabay natin sa maghapon ng ating paglalakbay bilang Kristiyano. Isa ito sa mga bahagi ng ebanghelyo na misinterpreted ng iba. Yun bang hindi niya hinarap ang kaniyang nanay at mga kapatid? Ito yung kanilang pagkakaunawa na hindi natin alam na sa likod ng mga salita ni Jesus ay mayroon siyang gustong sabihin na kinuha niya ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag ang isang katotohanan. Ang aking ina at mga kapatid ay ang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Tapos na yung kaniyang biological foundation. Kilala niya ang kaniyang ina sa 30 taon ng kanilang pagsasama. Si Jesus ay naging mabuting anak at mabuting Hudyo sa lipunan. Nasaan ang kaniyang ina at mga kapatid? Nasa labas. At siya ay nasa loob ng bahay. It's outside and inside situation.
yung mga nasa labas, kilala na ni Jesus. Nakasama na niya biologically ang kaniyang nanay. At alam natin yung salitang mga kapatid ay hindi nangangahulugang kaniyang kapatid sa dugo. Hindi nangangahulugang kapatid niya sa iisang nanay. At alam nating isa lamang ang anak ni Maria, si Jesus, wala nang iba at hindi na nadagdagan pa. Ang salitang mga kapatid ay parang mga Pilipino lang. Parang kultura din nating mga Pilipino na kahit hindi natin kaano-ano, tinatawag nating kapatid. Tingnan mo pag sumakay ka sa jeep, Brad, pakiabot po ng bayad. Hindi mo naman kapatid, pero tinawag mong Brad. Ate, makikidaan po. Hindi mo naman kapatid, pero tinawag mong ate. Kahit na yung salitang manang, manang means older sister. Manang, pabili po. Ibig sabihin, ate, pabili po. Ibig sabihin, mayroong connection. Kaya natin tinatawag na kapatid. At ang mga Pilipino ay hindi lamang mayroong kultura ng close family ties. Bukod doon, meron pa tayong kultura na extended family ties. Di po ba? Hindi lamang yung mga pinsan mo ang tumitira sa inyo. Minsan ay anak ng third cousin mo, na fourth cousin ng nanay mo, pero kamag-anak pa rin. Nagiging kamag-anak ang lahat, lalo na pag yumayaman ka. Nagiging kilala ka, lalo na pag may pera ka. Dumadami ang kamag-anak pag galing ka sa abroad. No? Yung akala ay mali-maleta yung dala mong pera. Dumadami ang kamag-anak kapag gusto nating ma-associate sa isang taong nakikita nating mayroong pagkakakilanlan. Sa ating ebanghelyo, maliwanag ang sitwasyon. Natapos na ang biological na pagtrato ni Jesus sa kaniyang ina at sa kaniyang mga kapatid. Dito naman sa panibagong parte ng ebanghelyo, gusto niyang i-establish ang isang spiritual bond o spiritual belongingness na magiging ina kita, magiging kapatid kita kung ikaw ay nakikinig at tumutupad sa aking mga salita. At sino ba ang unang tumupad? Si Maria, hindi ba? Sino ba ang unang nakinig? Si Maria, hindi ba? At gusto niyang mangyari din sa ating lahat na makinig at sumunod sa kaniyang mga salita. At tumupad nito hanggang tayo ay makaabot sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, ano tayo ngayon? Tayo ba ay insider o outsider na tinatawag ni Jesus? Ibig sabihin po, kung tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos, tayo ay kabilang sa kaniyang pamilya. Kung tayo ay nakikinig at sumusunod sa salita ng poong Jesus Nazareno, tayo ay kabilang sa kaniyang pinaghaharian. Hindi lamang po tayo kumikilala sa kaniya kung tayo'y may pangangailangan. Bagkus dapat kasama natin ang poong Jesus Nazareno sa araw-araw ng paglalakbay ng ating buhay. Sapagkat kung kasama natin siya, tatalima tayo at tutupad at makikinig
kung ano ang kalooban niya sa atin sa araw-araw ng buhay. Huwag nating hayaang tayo ay nasa labas. Hayaan nating papasukin tayo ng Diyos at papasukin natin siya sa ating puso upang magkaroon ng tunay na ugnayan dito sa lupa hanggang makarating tayo sa langit. Paano ba tumutupad ng salita ng Diyos? Ito yung aking magiging pagkain. Ito ang ating magiging pagkain araw-araw, ang makinig at tumupad sa kaniyang salita. Mukhang madaling sabihin, pero mahirap gawin. Ganun pa man, tayo ay magpupursige. We will try our best to do the will of God step by step, little by little, until we become accustomed on doing good. Ibig sabihin po, gagawa ako ng mabuti araw-araw, kahit isa lang, hanggang masanay akong mabuti ang aking ginagawa at tama ang aking sinasabi upang ako'y mapabilang sa pamilya ng Diyos dito sa lupa at makasama doon sa hapag niya sa langit sa dulo ng aking paglalakbay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.